Hello guys! Ngayon ay gagawa tayo ng homemade pizza. Kasi alam ko, namimiss niyo na ang pagkain ng mga masasarap na pagkain tulad ng pizza, ng burger. So ngayon, gagawa tayo ng homemade pizza. Okay? So ito ang atin pong mga ingredients. Ang Eden cheese, ang pineapple tidbits, ang mushroom, siyempre ang hotdog. Yan. So, pwede niyong dagdagan ng iba pang ingredients bukod sa mga narito sa mesang ito. Kung ano yung mga nakikita niyo sa pizza na binibili mo gaya ng hotdog, ng bell pepper, ng bacon. So, pwede niyo siyang ilagay. Pero since ito yung available natin dito sa bahay, ito lang ang ilalagay ko. Yung bell pepper, hindi ko siya nilagyan kasi yung mga kasama ko dito sa bahay, hindi sila kumakain ng bell pepper. So, hindi na natin nilagyan kasi masasayang lang. So, ito yung proseso ng paggawa ng homemade pizza. Okay, dito sa ibabaw sa tinapay, ipapatong natin yung mga ingredients na nandito, gaya nitong hotdog. Okay, habang paalala nga pala, bago natin gawin ito, syempre, kailangan malinis ang ating mga kamay. And, make sure po na check nyo yung expiration date ng bawat ingredients na inyong gagamitin. Okay, pagkatapos ng hotdog, pwede ipasunod naman ang mushroom. And then, itong pineapple tidbits. Ito, pwede rin ninyong gawin ito kasama yung inyong mga anak kasi magiging bonding rin ito kasama yung anak nyo. Then, natutupa yung anak nyo na gumawa ng merienda. Sa susunod, kung kaya na nilang gawin, nagmag-isa, pwede na silang gumawa. Pero, pag gumamit kayo ng oven, kailangan gabayan nyo yung mga bata kasi syempre, mainit yan, delikado pati dahil gagamit na ng kuryente. And then, pag nailagay nyo na lahat ng gusto nyong magiging toppings sa pizza ninyo, ilagay nyo itong cheese. Gagaran nyo siya ng cheese. Yan. Ito ay depende kung gaano ka-cheesy ang gusto ninyo sa inyong pizza. Kumuha na ako kanina ng mga pizza. Tsaka, naglagay na rin ako dito sa oven. Kailangan, habang ginagawa nyo ito, pwedeng nagpapainit na rin kayo nitong oven. Para, kasi madali lang yung proseso niya. So, pagkatapos nyo, pwede nang habang gumagawa kayo ng ibang slices, nagluluto na rin kayo para madali yung proseso. So, ingat-ingat lang kasi mainit ang ating oven. So, yan na po ang ating homemade pizza. So, ito. Yan. Medyo natutunaw yung kanyang cheese. So, pwede nyo na itong ipakain sa inyong mga anak. Okay? So, yan po ang ating nagawang merienda sa araw na ito. Kung gusto nyong gawin din, i-share sa inyong mga kapamilya o kaibigan, like and share, subscribe po sa aking vlog, Lizelle Tanate. Maraming salamat!